Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo kaagapay na nakikinig mula Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ito po si Kayla Escalante at samahan mo ako kaagapay sa makabuluhang kwentuhan para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Ito po ang programang Serbisyong OFW na kapag Wednesday po ay sumasaludo po tayo sa mga kababayang natin manggagawa sa ibang bansa. Kapupulutan po ninyo ng aral ang ating future guest ngayong araw, kaya naman tuto ka lang kaagapay. Magandang umaga rin po sa mga tagapakinig natin mula 1143 BZMR Santiago, Isabela, at happy listening rin po sa mga kaagapay natin dyan po sa 1233 DYVS Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty sa 1116 DXAS. Kaagapay, tayo po ay napakinggan sa Pinoy Connection sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Sana kaagapay ay nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel para naman po updated ka sa mga programa ng 702 DZAS. Tayo rin po ay mapapakinggan sa cable via channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Halina't samahan niyo po kaming maglingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nasa ibayong dagat at sampu ng kanilang mga pamilya. Dito lamang po yan sa serbisyong OFW sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ngayong araw po ay makakasama natin at makakakwentuhan ang ating kababayan po mula Germany. Siya po ay nagkatrabaho bilang isang seawoman at siya ngayon ay bilang executive housekeeper sa Sea Chefs Germany. Atin pong pakinggan ang kanyang kwento. Kaagapay, let us welcome Ate Eliza Torres. Ayan, kaagapay, kasama nga po natin ngayong araw si Ate Eliza mula sa Germany. Hello po, Ate Eliza. Kamusta po kayo ngayong araw? Hello po. Ito po, mabuti. Malamig, pero okay lang. Nakakaingit po yung lamig dyan sa Germany. Kasi dito po sa Pinas ngayon, medyo mainit po minsan, tapos biglang uulan. Paiba-iba po yung klima. Yan po. Ilang taon na po kayo dyan sa Germany, Ate Eliza? Well, since 2006 ako nandito. So, because I got married, so kaya ako napunta dito. And, yeah. Apo. Ito po ba yung unang bansa po na napuntahan po ninyo para magtrabaho po, Ate Eliza? Hindi, kasi actually I'm working sa cruise line, so cruise ship. So pag nasa cruise ship ka, syempre iba-iba yung napupuntahan mo. And then kaya lang naman ako napunta dito sa Germany because I met my husband sa ship. He's also working there as electrician and he's a German. So kaya ako na pa-stay dito sa Germany. Okay po. Yung mga dati po ninyong trabaho, Ate Eliza, paano po nagsimula yung inyo pong OFW journey at ano po yung naging inspirasyon po ninyo? Paano ako nag-start? Before, I used to work in the bank. And I was also a single mother. Kaya alam mo naman sa Pilipinas, kumbaga, hindi lang basta maganda yung position mo, pero I mean the salary, let's face it, hindi ganun kataas. And since I was a single mom, so I was also thinking of the welfare of my daughter. So kahit na mahirap, kahit na kailangan ko siyang iwan, she was 6 years old then when I left her. And somebody recommended me to work in the cruise ship. And yun, kaya doon nag-start yun na makapag-abroad ako. So that was 1997 when I left Philippines, and every time I have 9, 10 months to 11 months contract,
And then, uuwi ako. So, ang bakasyon ko, either 2 months lang. And then, balik na naman ako sa ship. So, yun. Kumbaga, hanggang 2005, ganun lang yung buhay ko na every time uuwi na 2 months lang, 3 months, na nakakasama ko yung anak ko. So, ngayon, she's already 30 years old and I'm going 51. So, parang, tumanda kami na magkahiwalay, but then thank God through God's guidance, we are very close. We're like sisters and best friends, and yeah, the secret is just communication should be spontaneous. Opo, ngayon po kasi 'di ba, mas madali po yung communication dahil mas maayos po yung technology natin. Kasi naalala ko po nung bata pa po ako, laki din po kasi ako na OFW po yung aking father. Talaga yes. Pong nag-communicate kami through sulat po yung letter. Mm-hmm. Na minsan yes. Tapos na yung nangyari, tapos na yung kwento bago makarating yung yes. kwento dun sa daddy ko. So salamat yes. po no, sa Panginoon sa technology yes. ngayon. Pero yes. bilang OFW po, ano po yung pinakamahirap na parte nito? Pinakamahirap na parte, of course, yung mahiwalay ka sa anak mo. I mean, dumaan yung panahon, kumbaga ang daming mga events sa buhay niya, like for example, birthday, graduation, Christmas, all these special occasions, wala ka. Kasi hindi ko hawak yung vacation ko. Kumbaga minsan, dapat pauwi ka na, pero hindi ka makauwi kasi wala kang kapalitan, parang ganon. So, yun ang pinaka-challenging sa pagiging OFW na hindi mo nakasama paglaki yung anak mo. Given po yun pong struggle na po yun, yung paano nyo po ito napagtagumpayan? Paano po yung mga naging adjustment po, lalo po nung mga unang buwan, mga unang taon na kayo po ay OFW? Paano sa pagtagumpayan? So, of course, God's guidance, no? Lagi ako nagpe-pray na kumbaga yung anak ko, ingatan siya, bantayan siya, because my uncle or my guardian was the one who's taking care of her at that time. So, kumbaga prayers lang talaga ang kinapitan ko, and kumbaga, yung struggles nga na I was working in a cruise line, syempre, yung time na paghalimbawa, sisik ka. Diba? Pag gumagalaw yung barko, ay talagang parang gusto mo nang umuwi kasi talagang lahat, yung sa vomit, kumbaga talagang hilong-hilo ka. But then I have to fight back and I have to be strong kasi nga iniisip ko yung welfare ng anak ko. Dahil kung uuwi ako, so kumbaga paano na siya, di ba? Tapos yun nga, lumalaki siya. And then one time nga, I think that she was 8 years old or 9 years old, and she told me na, Mama, wag ka nang umalis kasi ano, kahit wala tayong pera, okay lang. Sabi kong gano'n. Eh, kumbaga, that time, bata pa lang magsasalita ng gano'n. So, it hurts me a lot, di ba? Pero, kumbaga, ang inisip ko nga, kumbaga, nandiyan naman yung mga relatives ko na mag-aalaga sa kanya. I know na hindi naman siya pababayaan. And, yun, kumbaga, nilakasan ko lang din talaga yung loob ko. And, yeah, thank God for the guidance talaga. Yun po. Nung bata po ba kayo, Ate Elisa, pinangarap niyo po ba rin po talaga na maging OFW? Well, yes. Kasi, kumbaga, bata pa ako. Kasi ano eh, kumbaga, adopted kid ako, child ako ng uncle ko. So, kumbaga, I grew up alone, kumbaga broken family. The typical broken family, and I was kumbaga I grew up with my uncle. So parang ang sinasabi nila dahil daw sa hirap kaya ako binigay, pero thankful ako dahil kumbaga
God is really protecting me, guiding me, dahil kumbaga, kung hindi nila ako binigay sa uncle ko, syempre yung hirap ng buhay, 'di ba? Malaranasan ko din yung katulad na naranasan ng mga ibang kapatid ko. And kumbaga mahirap na ano, 'di ba? Nung bata ka, nangarap ka na makapag-abroad kasi yung mga classmate mo pag nagkikwento sila na saan kami nagbakasyon? Ano, last time, nagpunta kami ng Hong Kong, nagpunta kami. Tapos pag may dumadaang eroplano doon sa tapat ng bahay namin, kumbaga parang naiisip ko, ano kaya feeling na sumakay sa eroplano? So, parang laging ang ano kasi, siguro nakikita sa akin ng father ko dati, kaya kumbaga inaisip niya na hindi niya ako kayang palakihin. Dahil para bang bata pa lang ako, parang ambitious na ako, iba na yung takbo ng utak ko. Parang laging challenging, kumbaga gusto on the go, parang ganun. So, siguro yun ang nakita ng parent, ng father ko sa akin. Kaya naisip niya na much better na ibigay ako sa uncle ko para masustentuhan lahat ng mga kailangan ko, parang ganun, to provide me the good education. And yeah, thank God. Nakasurvive. Opo, salamat po sa Lord, no po, sa kwento po ninyo. Eh, talaga pong naantik po yung puso namin. Na dati po, pangarap nyo lang na makasakay sa eroplano, pangarap nyo lang pong makarating sa ibang bansa. Pero eto na po kayo ngayon, ilang taon na po kayong OFW sa biyaya po ng Panginoon. Pero ano po eh, usual po kasi na sinasagot ng mga OFW na nakakausap po namin. Namimiss po nila yung mga ulam ng Pinoy, yung mga okasyon. Pero kayo po, Ate Elisa, sa ilang taon po ninyo na wala po kayo sa Pinas, ano po yung mga bagay, yung mga pagkain na namimiss po ninyo dito po sa Pilipinas? Well, of course, yes. Dahil sa cruise ship naman, may mga Filipino cooks naman din doon. And they are cooking also like the usual adobo, kare-kare. And then, nung nandito naman ako sa Germany, nung nag-stay na ako dahil na I got married, I tried to cook also the Filipino foods. So, kumbaga, hindi na masyadong namimiss dahil kasi I was privileged eh. Kumbaga, privileged ako na magawa or makain yung gusto ko. Dahil sa cruise ship, yun nga, like I said, I'm with the cooks doon na nagluluto ng Filipino foods. So, dito naman sa Germany, ganun din na pag nandun ka, lahat ng restaurant na puntahan mo, di ba, kahit na hindi ka magluto, kumbaga yung mga litwale, mga ganun, lechong manok, kare-kare, then makakamot lahat. Rice noodle or potatoes. So, iba talaga yung kain sa Pilipinas. Yung nakaka-miss doon, pati yung family. Yung kasama mong kumain yung family. Kasi dito, ang kasama ko lang, yung husband ko, at saka yung in-laws. So, iba pa rin talaga sa Pilipinas na nakakasama mo yung family. Kaya I see to it na, kumbaga, every year, at least once a year or two times a year sometimes, na umuwi ako. Kasi nandun yung daughter ko pa eh. Okay po. Balik po tayo, Ate Elisa, dun po sa inyong childhood dream po. Ano po ba yung pangarap po ninyo dati? Pangarap ko? Ano nga ba ang pangarap ko? Pangarap ko talaga makapag-abroad. And tapos, sabi ko, gusto ko maging fashion designer. So, kaya marami akong paper dolls noon, gupit-gupit, ganon, tsaka sketching. But then, I ended up in studying commerce, yeah, major in accounting. Kasi sabi ng uncle ko, kumuha ka ng commerce, mag-major ka in accounting, tapos kumuha ka ng board. Sabi ko sa sarili ko, parang ang dali. Tapos,
And ngayon, unluckily, I didn't pass the board kasi nga, kumbaga during that time, I was stressed because, yeah, I became pregnant with my daughter. So, I was 21 then. So, bata pa talaga. But then, kumbaga, thank God, I graduated din naman. So, I used my profession or my degree to work in the bank for 5 years. And yun, then after that, tuloy-tuloy na. Kumbaga, talagang natupad din naman yung mga pangarap ko. No regrets. Kumbaga, sa talagang sa tulong ni God at saka ng, ano, ng perseverance, diba? Talagang matutupad naman yung pangarap pag talagang gusto. Opo, ay nasabi niyo nga po na gusto po ninyo maging fashion designer po nung bata po kayo. Opo. Paano po kayo nag-start bilang po? Ngayon nga po kasi ay kayo po ay executive housekeeper po sa isang cruise ship po diyan sa Germany. Paano po nag-start po yung trabaho po ninyo ito na maging executive housekeeper? I started as cabin stewardess kasi cabin stewardess, kumbaga hindi katulad ng sa eroplano na kumbaga one day lang, I mean, isang maliit na lugar lang yung lalakaran mo. Kumbaga cabin stewardess, you have to take care of the whole room na 18 cabins or 19 cabins, ang tawag doon yung rooms, na lilinisin mo. So, kumbaga talagang it's like a very big change for me kasi, yes. 'Di ba, I used to work in the bank. Ang alam ko lang pumirma at saka mag-supervise, and then all of a sudden ang hawak ko na toilet brush, vacuum cleaner. So kumbaga a really big change for me. But then kumbaga talagang sabi ko sa sarili ko, pinasok ko to, pangangatawanan ko, and ayoko na may masasabi sila na hindi ko kaya. So, kumbaga, kahit na mahirap, like katulad nga ng sinabi ko, di ba, yun nga pag naliliyo ka na, pag nahihilo ka na, na nasumusuka ka na talaga dahil nga, kumbaga, sa alon, kumbaga, pinaglabanan ko kasi nga, ang naisip ko, uuwi ako, anong mangyayari sa anak ko, kasi syempre hindi ka naman basta-basta makakabalik sa career mo, ganon. So, hard work at saka I thank God na may yung mga mentors ko talagang magagaling. Yung mga nagturo sa akin doon sa barko kung paano magtrabaho, paano gawin yung kabina ng maayos. They are the inspiration also na kumbaga tumulong sa akin para magampanan ko yung trabaho ko ng maayos. And then after that, so nagbunga naman, na-promote ako as assistant housekeeper. And then after that, 2005, I think, yes, I left the ship kasi nga I got married. And then 2010, I decided to go back to the ship again. Kasi, kumbaga, meron din na yung expectation ko na magbuo ng pamilya, ganun, hindi na fulfill. Dahil, kumbaga, for personal reason. Kaya, I decided to go back to the ship na lang ulit. And then, yun, started again as assistant housekeeper, tapos naging assistant executive. And then, after a while, 2010, 2014, I became executive housekeeper. And yeah, with God's grace, with God's blessing, kumbaga, talagang nag-strive ako. I worked hard to have this position, and yun. Kaya ako napunta dito sa ganito. Okay po, talaga pong ano po, no, yung kwento po ninyo, Ate Elisa, usual po na Pinoy na talagang humahanga yung mga tiga-ibang bansa sa sipag at tiyaga po ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibang bansa.
Ate Elisa, ngayon po na kwento po ninyo ay naoperahan po kayo ng sa gallbladder. Pwede niyo po bang ikwento po sa amin kung ano po yung naging experience po ninyo dito? Ah, okay. Kasi it started with my GERD. I have GERD kasi yung GERD na tinatawag pag marami kang H. pylori bacteria, scientifically speaking, no? May bacteria ka sa katawan mo, sa stomach mo, and then nagpo-produce siya ng gas. So I think that is where it started, yung nagkaroon ako ng gallstone. And then I was in the ship also when it happened na talagang yung attack, grabe. As in talagang yung pain mo, hindi mo na ma-describe, talagang almost fainting ka na. And then I have to throw out whatever it is it was in my stomach para lang gumaang yung pakiramdam mo. And then inabot pa ako ng lockdown sa ship during that time. So it means na hindi kami basta-basta makaka-uwi or makakalabas for hospital because of this coronavirus spreading outside. And yun, na-lockdown kami sa ship, kumbaga wala kaming passenger. But then the doctor decided to send me out or to send me home para talagang magamot yung gallstone na sinasabi para matanggal siya. Kasi magkakos talaga ng pain and maybe mararapture pa yung mga organs na katabi nun kung hindi maagapan. So that's why when I was in the ship, the doctor decided to send me home para para magamot ng maayos yung matanggal na yung gallbladder. But then thank God, after it was removed, okay naman, kumbaga normal naman yung normal naman yung pagkain ko, but then I have to take care talaga na to avoid fatty foods and also to observe my weight or to observe my diet, parang ganon. Hindi na katulad dati na basta makakain. But then, I can still eat everything I want, although, kumbaga, moderately lang. Opo. Yan po, Ate Elisa, mahirap pong magkasakit. Pag po nandito sa Pinas, mas lalo po kapag nasa ibang bansa. Paano nyo po na pagtagumpayan na... Lalo, kwento nyo po na kasagsagan po noon ng lockdown noong naranasan po ninyo yung sakit po ninyo na mas magpapahirap po sa sitwasyon. Paano nyo po ito napagtagumpayan? Well, yun nga, kumbaga meron naman kasing mga doctor sa barko. Tapos I think one time they gave me the painkiller. Pero I'm not the type of person kasi nag-dependent sa any medicine or drugs. So every time na talagang uma-attake yung pain ko, kumbaga, ang hawak ko lang talaga prayers. Dasal lang talaga, as in, kumbaga, ang tindi ng dasal ko. And then after what, magsasubside na siya, magsasubside na yung pain, ganon. And then, hanggang dumating nga yung time na kailangan na talagang mag-decide ng doctor na palabasin na ako or pauwiin na ako. And then also, yung sa ship kasi, we are like families kasi sa ship. So parang ang ship kasi is like an island. So I thank God na may mga kasama ko doon, na mga colleagues ko na they're also taking care of me naman na kumbaga hindi nila ko hinahayaang magtrabaho ng mabigat kasi kumbaga syempre iniaalala nila yung kalagayan ko na baka mamaya umatake na naman, parang ganon. Kumbaga kasi para siyang kumbaga traitor siya. Imbang ngayon okay ka and then mamaya bigla na lang aatake yung pain, ganon. So I'm thankful also dun sa mga colleagues ko na nakakaintindi. And pinagpapaalala sa akin kasi sabi nga nila, kumbaga kahit nasabihan ka na huwag kang tumayo, tatayo ka. Kahit sabihin huwag kang mag-ikot, mag-iikot ka. So talagang binabantayan nila ako na kumbaga talaga magpahinga ako, parang ganun.
Yan, salamat po sa Lord, no, po sa mga nakatrabaho po ninyo diyan po sa pinagtatrabahuhan ninyo, no. Kasi hindi po lahat po parang kumbaga nabigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na katrabaho kapag po nasa ibang bansa. Kasi syempre, yes, po, iba-iba ng lahi, iba-iba po ng ugali. Yes. Kaya blessed po kayo na meron po kayong mga katrabaho po na concerned, yes, pa rin po sa sitwasyon po ninyo. Mm-hmm. Going back po dun po sa COVID situation po nung nasa barko kayo, pwede nyo po bang ibahagi sa amin, Ate Elisa, kamusta po nun yung naabutan po kayo ng lockdown po sa barko? During the time, talagang challenging kasi kumbaga ilang months din kaming na-lockdown doon. So I think it started March, end of March na na-lockdown kami. And kumbaga, when did I disembark? Around end of June ako nag-disembark. So ibig sabihin, by that time, naka-lockdown pa rin kami. So, until July, I think, I remember na yung mga tao, parang prisoner, pero on board naman, talagang well taken care of naman kami. Kumbaga, we can still eat, we can still, maraming pinapagawa yung company na para ma-divert yung attention namin. Like for example, nagpadala sila ng mga tela para gumawa kami ng facial mask, kumbaga yung cloth mask. So, I was the one na nag-take charge para magawa yung mga facial mask na yun. So, para kami naging factory doon sa ship. And then, yung iba naman, nag-iisip sila ng anything na mapagkakaabalahan ng mga crew, kumbaga mga games, anything na madadivert yung attention kasi it's really challenging dahil yung ibang mga crew, gustong-gusto nilang umuwi. But the problem is, yung mga countries nila, like for example, sa Nicaragua, sa Honduras, sarado ang airport, sarado ang mga facilities na pwede nila, ang mga hotels, hindi sila pwedeng pumunta doon. Tapos yung mga quarantine pa na proseso, tapos katulad nga sa Pilipinas, ganun din, lockdown din, ayaw din tumanggap ng mga crew. If you remember or if you know na may mga ships dyan sa May Manila Bay na nakasitera, kumbaga dumating sila doon pero hindi sila makababa. So, stranded pa rin sila dun sa dagat. Kumbaga, nasa Pilipinas sila. Kumbaga, you are so near, yet so far. Ang naging nila, di ba? Kumbaga, apat tanaw mo na lang na makikita mo yung maaring nasa pier yung kamag-anak mo, pero hindi mo mahawakan, hindi mo mayakap, di ba? Kasi maraming protocols, maraming rules and regulations. So, kumbaga, kung nasa ship ka, yung iba talaga na mahina, kung mahina ang iyong paniniwala, ang faith mo, talagang manghihina ka. Kasi ang tinitira noon is psychologically. Na parang ang feeling mo, ayaw kang pauwiin, gusto mong umuwi, inaalala mo yung family mo, na baka kung ano na yung nangyayari, tapos wala ka. So kumbaga, ang role ko noon that part is to maintain yung stability ng psychological nila, ng emotion nila. Kasi ini-explain ko sa kanila na okay, uuwi ka, pagkatapos wala kang sweldo, anong ipapakain mo sa pamilya mo, parang ganon. Tapos, kumbaga baka mamaya pag uwi mo, on the way, magkaroon ka rin ng COVID, parang ganon. So kumbaga at that time, the ship was the safest place. Kasi alam mo na wala kayong virus on ship. Dahil minomonitor kami every time. So, kumbaga, nung dati, ang challenge doon is kinatatakutan ng mga seaman. Dahil sabi nila, pag umuwi daw, magdadala kami ng virus. Okay. Which is, kami nga ang dapat matakot sa mga tao na nasa lupa. Kasi kami, alam namin na COVID-free kami. Dahil, kumbaga, protected kami dun sa ship, alam namin na walang positive, alam namin na tested kami palagi, pero
yung sa mga tagalupa na tinatawag namin is hindi namin alam kung carrier ba sila or di ba. So kumbaga, that time talaga is a challenge how you will maintain the emotional stability ng mga crew. Yun yung that time what was challenge for me. So, hindi po talaga naging madali, no po, Ate Elisa, yung naging experience po ninyo. Kasi kami nga po na nandito sa lupa, compare po sa inyong nasa dagat, eh nahirapan po, lalo po kayo na nasa dagat po. Looking back po, Ate Elisa, sa mga naging experience po ninyo, ano po yung mga mensahe, yung mga tips po na maibibigay po ninyo sa mga kababayan natin na gusto rin mga ibang bansa? Well, kumbaga pag ikaw nag ibang bansa, ang lagi mong iisipin, kumbaga yung reason bakit ka umalis ng bansa. First of all, pagmamahal sa pamilya, di ba? Kasi hindi ka naman naalis kung talagang hindi may wala kang dahilan, kasi yung dahilan na gusto ko lang mag-abroad, gusto ko lang makita yung ibang bansa or mamuhay doon, ano eh, kumbaga out of 100% siguro mga 10% lang yung ganon. Pero kung OFW ka, kumbaga ang main reason mo why you go out from the country is for your family, diba? And siyempre pag nasa ibang bansa ka na, lagi mong isipin mahalin mo yung trabaho mo. Kasi kumbaga, ito yung dahilan, yung trabaho mo ang dahilan bakit kailangan mong iwan yung pamilya mo, di ba? So, kailangan alagaan mo, make sure na kumbaga, isa puso mo yung ginagawa mo, mahalin mo siya ng katulad ng pagmamahal mo, kumbaga, more than, i-glorify mo si God kung ano man yung ginagawa mo. Kasi, pag mahal mo yung trabaho mo or pag mahal mo si God, dapat mahal mo rin yung trabaho mo kasi si God yung nagbibigay sa'yo ng ability para gawin mo yung trabaho mo, di ba? So para bang magkaroon ka ng, kumbaga hindi lang magtiwala sa sarili, syempre magtiwala ka rin palagi kay God na alagaan ka para hindi ka magkakasakit, magampanan mo na maayos yung trabaho mo, di ba? So, doon sa mga nag-a-abroad, yes, ang akala kasi nila pag nag-a-abroad, kumita lang ng pera, okay na. Pero hindi nila iniisip kumbaga kung ano yung dinadanas ng mga overseas worker, yung lungkot ba? Yung lungkot, yung homesick, kumbaga ang nakikita lang nila sa Facebook or now sa social media, 'di ba? Nakikita na ngayon kung ano yung pinopost, ang gaganda ng lugar, kumbaga ang saya-saya, parang wow, ang ganda naman ng ano, ng pinuntahan mo, ang laano mo naman, kumbaga swerte-swerte mo naman. Pero behind that, hindi nila nakikita yung lungkot na sana, kumbaga iniisip nila na sana kasama ko yung family ko, sana nakita din ng anak ko to, sana, ang daming sana, di ba? So, kumbaga, ang payo ko lang din sa mga nag-overseas contract worker na, kumbaga, iniwan mo yung family mo para kumita ng pera. So, dapat yung kinita mong pera, ipunin mo at every time na uuwi ka, dapat magkaroon ka ng project. Kasi, kumbaga, nakikita ko kasi sa ibang mga kasamahan ko or kaya sa ibang OFW din na ang tagal-tagal na nila nag-a-abroad. Pero yung buhay nila parang hindi umaangat. Kasi yung iba, kumbaga, I don't know, na siguro yung sa family nila, hindi ko nila lahat, hindi rin tumutulong para magkaroon sila ng magandang buhay. O kaya yung iba naman, ginagamit sa sugal. Kumbaga, ang daming bad factor para hindi nila maipon yung pera. So ang payo ko, kumbaga, puhunan mo na iniwan mo yung pamilya mo para makapag-abroad ka, para kakumita ng pera. So, gamitin mo yon na inspirasyon para gumanda yung buhay mo, mag-ipon ka, at saka make sure na hindi na sayang yung pag-iwan mo sa family mo for some period of time, diba?
Yun lang yung maipapayo ko sa kanila. Okay, ayun po. Laging isipin yung rason kung bakit ka umalis ng bansa and make it worthy. Yan po ang mensahe po ni Ate Elisa sa mga kapwa niya, overseas Filipino workers. Bago ko po kayo bitawan, Ate Elisa, bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan, baka po meron kayong mga gustong batiin po yung mga kapamilya po ninyo dito po sa Pinas. Para ako nasa TV, ah. Well, kumbaga, of course, ang family ko, first of all, my daughter, Riel, Ricaeli Torres, and also my family, si Dada, si Tita Lan, Tita Mila, ang dami nila. So, kumbaga, ang mga brothers ko and sisters ko sa Nueva Ecija, they live there, kumbaga yung Torres side, na kung mga sisters ko doon, ang kuya lito ko, yung family niya, si Labioli, si Jen, si Tita Nati, sa Nueva Ecija. Tapos, doon naman sa Villarca side, sa mother side ko naman, na nandun sila sa Trece Martires, sa Cavite. Kumbaga, yun, sila Kuya Roman doon, sila Eric, si Luz, na yung sister ko na nandun. At sa amin, sa Imus naman, kumbaga, dami kong family eh. Dami kong babatiin. Yun, so basta sa mga kaibigan ko rin, sa mga beshies ko, alam nyo na kung sino kayo. At saka sa bahay, sa coffee mates. And of course, yeah, my dada, my tita Lani, Nola, Norlin. And my paper. Paper is my Labrador. So, yun, God bless everybody and magtitiwala lang tayo kay God and always believe na kumbaga itong corona season na to, matatapos din to, kumbaga yes, hindi, may vaccine, gamitin natin ang vaccine para tulong din, kumbaga sabi nga si God, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kumbaga, si God, siguro, kumbaga, bliness niya yung tao na nagawa ng antivirus para gamitin ito para tulungan tayo. So, kumbaga, sa ibang natatakot magpa-vaccine, para ka lang din na may sakit ng ulo, uminom ka ng paracetamol. Di ba, nagtiwala ka sa paracetamol? So, ganun din siguro ang sa vaccine na, kumbaga, nagtiwala ka sa vaccine na mapoprotektahan ka at the same time, magdadasal ka na si God, i-bless niya yung vaccine na yon para protektahan ka din, di ba? So, lahat yun galing kay God. So, okay. Kumbaga, tulong lang yung vaccine, di ba? So, that is my opinion, ha? Opinion. Ayan, salamat po Ate Elisa at maraming salamat po sa inyong panahon po para tayo po ay magkakwentuhan. I'm sure po, proud na proud po sa inyo ang inyong pamilya po, lalo po ang iyong daughter. At salamat po sa pag-share po ng inyong kwento po na talagang nakaka-inspire. Thank you po Ate Elisa and God bless po sa inyo. Yes, thank you din sa iyo Kyla and God bless also to you and the radio station. Ayan, kaagapay atin na pong nakakwentuhan si Ate Elisa Torres mula po sa Germany. Samahan niyo po ako kaagapay na ipanalangin po ang ating mga kababayang OFW. Let us pray po. Panginoon, salamat po Lord sa umagang ito. Salamat Panginoon sa buhay po ni Ate Elisa. Salamat Lord sa kanyang kwento na naging inspiration po sa amin na lagi pong isipin, Panginoon, yung dahilan kung bakit mo ginagawa yung isang bagay at lagi pong unahin, Panginoon, ang pagdadasal, Panginoon, at pagtitiwala sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na ingatan niyo po, Lord, yung mga kababayan namin, OFW, Lord God. Ilayo niyo po sila, Lord, sa anumang sakit, maging Panginoon. Gabayan niyo po sila sa araw-araw, maging Panginoon yung kanilang pamilya na naiwanan po dito sa Pilipinas. Muli Panginoon, salamat po Lord sa araw na ito. Salamat po Lord sa buhay ng mga kababayan naming OFW. Sa iyo po namin Lord, ipinagkakatiwala Lord ang sila po Panginoon maging ang kanilang pamilya dito sa Pinas. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung meron ka pang ibang OFW concern ka Agapay, maaari ka pong magbigay ng mensahe sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio TV at syempre po sa Facebook page din po ng serbisyong OFW FEBC Radio. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radyo po, sa online at sa cable channel 185 sa Signal. Yan po ay sa pakikipagtulungan natin sa GCTV. Maraming salamat po, Agapay, sa pagsama po ninyo sa isang edisyon ng kwentuhan at pagbibigay inspirasyon para sa ating mga kababayang OFW dito sa serbisyong OFW. Salamat rin po sa mga nakaagapay natin sa broadcast sa ating mga ProTech. Thank you Kuya JB Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena at Nat Peralta. Maraming salamat din sa RTV team. Pinangungunahan po yan ni Ate Aileen Valdez, Abid Lindo, Wen Balatukan at Chris Rosete. Siyempre po sa ating engineering team, pinangungunahan po yan ni Rafi Bardoquillo at syempre po sa mga nakaagapay natin sa Bukawe Transmitter Site. Muli ito po si Kayla Escalante na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga kababayang OFW at ang kanilang mga pamilya. God bless kaagapay! Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW!